Embahada ng China, nagbabala na sa Pilipinas na malalagay umano sa matinding panganib ang katatagan at kapayapaan ng rehiyon dahil sa military cooperation nito sa Estados Unidos at ang tinukoy nga ng China ay ang pagpapalawig ng EDCA sa Pilipinas. Dahil kasi dito ay mas lalo silang mahihirapan na angkinin ang ating mga isla at masihirapin na rin silang salakayin pa ang Taiwan dahil sa dami ng idadagdag na military facilities ng Amerika sa Pilipinas ay tiyak mas madali itong makareresponde para sa Pilipinas at maging sa Taiwan na hindi naman maaaring pabayaan ng Amerika dahil dito nagmumula ang pinakamarami at pinaka-advanced na microchips ng Amerika. Kaya't ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa US ay isang bangungot para sa China. Kaya naman nagbabala na ang China sa Pilipinas sa pakikipagtulungan nito sa Amerika. Pero ano nga ba ang kayang gawin ng China sa Pilipinas? Una, maaari nilang pigilan ang anumang produkto ng Pilipinas na makapasok sa kanilang bansa. Katulad na lamang ng ginawa nila sa bansang Taiwan noong bumisita ang Secretary of State ng United States na si Nancy Pelosi sa Taiwan. At dahil nga sa ginawang ito ng China, ay maraming negosyante ang nalugi sa Taiwan dahil bukod sa hindi na binibili ng China ang kanilang produkto, ay napilitan din silang huminto sa kanilang mga operasyon dahil wala na silang pagbabagsakan pa nito. At sa pagpapatuloy nito, ay nakababawas din ito sa purchasing power ng kanilang pera. Kaya't mas nagmumura na rin ang halaga ng kanilang mga import na humahatong sa malaking pagkalugi ng mga negosyante. Kaya't kung gagawin ito ng China sa Pilipinas, ay tiyak marami din sa ating mga negosyante ang maapektuhan. Kaya naman dapat ay nakaplano na din ang ating gobyerno na may ibang pagbabagsakan ng mga produktong ito kung sakaling ipagbawal din ito ng mga Chino. Bukod pa rito ay maaari din silang magsagawa ng mas maraming military drills malapit sa ating mga isla, katulad na lamang din ang ginawa nila sa bansang Taiwan nang bumisita si Nancy Pelosi sa bansa. Kaya't posibleng mas maraming Pilipino rin ang mababahala, lalo na ang ating mga kababayan na naninirahan sa Pag-asa Island. Gayunpaman dahil nga mas pinalakas na natin ang ating alyansa sa Amerika, ay hindi na rin tayo basta-basta matatakot ng China dahil kahit papaano ay makasasabay na tayo sa pag-aangas nila. Lalo pa kung machechempo nila nakasama ng Pilipinas ang mga barko ng Amerika. Kaya't katulad nga ng ginagawa nila sa Taiwan ay hanggang pananakot lamang ang kayang gawin ng China. At iyan ay napatunayan na sa napakahabang panahon na lumipas. Pero syempre kahit ganoon ay dapat pa rin nating isaalang-alang na darating ang panahon na aatake pa rin sila para tuluyang maagaw ang ating mga isla. At kapag ganito ang nangyari, ay tiyak mapapasubo sila sa labanang ito. Dahil mas pinag-igting na ng ating gobyerno ang ating alyansa sa Australia, Japan at Amerika. Kaya tiyak matatag ang ating magiging suporta. Subalit kung matatakot tayo sa giyera at iiwasan ang mga agresibong pakikipag-alyansa, ay tiyak gagawa at gagawa pa rin ng paraan ng China upang tuluyang makontrol lang ating mga isla dahil ito ang magsisilbing lakas nila laban sa Amerika upang tuluyan na nilang makuha ang Taiwan. At kung tuluyang makontrol ng China ang mga islang ito, ay darating ang panahon na magkakaroon na ng digmaan sa Taiwan at China at tiyak hindi rin tayo makatatanggi sa Amerika na muli silang magputa sa Pilipinas laban sa China. Dahil ang palalabasin lamang nila ay sinusuportahan natin ang China, kaya't madadamay at madadamay pa rin tayo sa giyera. Kaya't hanggat maaga ay mas maigi na ang ginawa ng ating Pangulo na piliin ang side ng mga Amerikano dahil mas magiging kawawa tayo sa nais mangyari ng mga Chino.